Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsimula na ngayong araw ang taas pasahe sa LRT Lines 1 at 2. Bagamat may panibagong papasaning gastos, pipiliin na raw ito ng commuters kapalit ng mabilis at maginhawang biyahe. Habang LRTA tiniyak namang gagamitin ang malilikom na pondo sa taas pasahe sa pagpapaganda at pagsasaayos ng pasilidad nito. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ramdam na ng commuting public ang taas pasahe sa LRT Lines 1 at 2 na umarangkada na ngayong araw. Medyo kasi, syempre, minimum lang naman yung sinasahod namin. Syempre, bawas pa rin yung sa sahod namin. Sa kabila nito, ang commuter na si Rayalin, no choice raw kung hindi sa LRT pa rin sumakay dahil mas mabilis pa rin itong mode of transportation. Mas makain oras ang jeep kasi sa LRT, 20 minutes lang. Nasa paparoon ng kanan. Sa bagong fare matrix ng mga tren, may dagdag na 2 pesos and 29 centavos ang boarding fee sa parehong rail line o mula 11 pesos sa higit 13 pesos na ito, habang 21 centavos naman ang taas singil sa kada kilometro. Kung kahit kung bibiyahe sa buong railway mula Recto hanggang Antipolo Station, aabuti ng 35 pesos ang pasahe mula yan sa dating 30 pesos na one-way. Depensa naman ng Light Rail Transit Authority o LRTA, hinug na ang taas pasahe na ito. 20 years na, no? 20 years old na itong system natin. Lahat ng mga spare parts, lahat ng system nito, mga luma na. Outdated na siya, outmoded na siya, no? Obsolete na. So kailangan mo siyang i-upgrade at kailangan mo siyang i-maintain ng maayos. Sa ngayon, lagi tayong nakaasa sa national government. Merong subsidiya na binibigay ang national government. So gusto nating maibsan. Dagdag pa ng LRTA na 5 piso lang din ang average increase na madaragdag sa pasahe kahit hindi gaano mararamdaman ito ng mga commuter. Halos 20% pag single journey ang gagamitin, walang masyadong increase. Yun namang may makakaramdam nung sinasabi ko ng mga 4 pesos, mga around, mga less than 50% lang. Habang tiniyak din ng pamunuan ang patuloy na pagpapaganda ng serbisyo sa publiko. This month of July lang, wala tayong unloading incident, wala tayong aberya. Yung mga previous month, kung magkaroon man tayo ng mga unloading incident or aberya, isa or dalawa lang compared sa dati na napakarami. Samantala, sa kabila ng pag-iral ng taas pasahe sa LRT, pinaaralan ng LRTA na epektibo pa rin ang diskwento sa senior citizens, PWD at mga estudyante. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.